Hi guys, welcome back sa aking channel. So ako nga pala si Ferdy at welcome po sa channel namin. So today guys, mag-unbox ako ng isang mountain bike parts na na-order ko guys sa Shopee. So tingnan natin guys kung anong loob nito guys. So by the way guys, kung bago ka pa lang sa channel namin, so make sure guys to subscribe to our channel and also to click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos namin. Kasi guys, ito pagkatapos kong i-unbox ito, i-install ko to sa mountain bike ko. Kung nakita nyo yung vlog ko sa mountain bike, yun yung mountain bike ko na i-installan ko ng part ito. By the way guys, ito ay isang gear set. Tara guys, samahan nyo ako guys, i-unbox natin to. So, need tayo ng ganito guys. So, need natin ng knife para i-unbox. Tara, open na natin. So, eto na guys, yung in-order natin. By the way guys, eto ay isang gear set. I would say na parang high-end na siguro to na gear set ng L2. Kung di pa kayo familiar sa L2 guys, isa siyang Chinese company na gumagawa ng mga gear set. Tapos, so far guys, sa naririnig ko, or so far guys, sa nalaman ko, yung owner ng L2 is siya yung research and development manager ng SRAM before sa factory ng China. Pero sa kasamaang palad na na-close yung factory na yun. So napag-isipan nila na gumawa na lang ng kanilang sariling brand. Okay? So ang kagandahan ng L2 guys is murang-mura siya pero SRAM DNA. So kumbaga SRAM quality siya guys. So maaasahan talaga. So tara na, dito na tayo sa... So yung in order ko pala guys ay gear set. Tapos stay tuned lang kayo guys kasi nag-order din ako ng ano ng chain para dito. Kasi mag-iiba ako ng drivetrain guys. Mag-upgrade ako from 10 speed to 11 speed. Bale bumili ako ng L2. This is 8011 guys. Tara, open muna natin. So eto yung shifter guys. This is L2 8011. Yung 12 speed sana yung bibilhin ko guys. Pero nung kinalculate ko yung mga benefits ng 12 speed, hindi siya ganong beneficial eh. Napapamahal lang ako pero hindi ganong beneficial sa gearing guys, sa gearing setup. So eto na guys. Eto na yung L2 8011 shifter natin. Grabe, ang ganda guys, oh. So, eto pala yung pinili ko guys kasi bagay siya sa aesthetics ng MTB ko. Kasi yung color scheme ng MTB ko guys is black, red, white. Kaya bagay na bagay to sa akin. Same lang pala ng design yung 8011 tsaka 8012. Yun din yung isa sa mga rason kung hindi na ako nagpupumilit na bumili pa ng 8012. Dito guys oh. Yung nagustuhan ko dito guys is aluminum na yung kanyang shifter. So ayoko na munang i-shift to guys kasi natatakot ako baka makasira ko no. So ito yung shifter guys. Bale, stay tuned na lang kayo guys sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel namin. Stay tuned na lang kayo kasi ipa-vlog ko rin yung pag-install nito kasi pupunta ako doon sa ano sa pinakamalapit na bike shop dito sa amin. Tapos ipapa-install ko tong 8011. Pero ipa-i-install ko siya pag dumating na din yung ibang mga piyesa gaya ng yung in-order ko na shuriken, weapon shuriken na 11 speed. Tapos yung isa ko pang in order is yung original KMC chain na pang 11 speed din. Padating na din yan. So stay tuned lang kayo guys sa channel. Make sure na you are subscribed at saka nakahit yung notification bell para hindi nyo mamiss yung mga future vlogs ko about nito. Okay? So eto nga pala yung shifter. Andre, may lapit me. Dili na sila kinahanglan sa punaw. Kanilang kuhan. Eto yung shifter guys. Tapos, eto yung pinakamaganda dito, guys. Grabe, guys. High-end na high-end talaga yung RD. Yung rear derailleur.
Ito yung 8011RD guys, 11 speed. So I think aluminum alloy na siguro to lahat, not sure kung plastic pa ba yung part dito. Oh, may i-feel me, murag alloy no. Parang alloy na ata lahat to guys, maliban dito sa cage guys na napakagandang carbon fiber. Ito rin yung rason guys kung kasi pwede na sana akong mag AX 11 speed. Pero the main reason guys kung bakit ako nag-jump into 8011 is dahil dito sa aesthetics guys. Yung carbon na carbon cage. At saka since carbon cage to mas lighter to guys. So ayan, tingnan niyo na lang guys. By the way guys, na-order ko pala to sa Shopee. Kung interested kayo na bumili din ito, itatry kong ilagay yung link, yung purchase link sa description below. Check nyo na lang yan guys. Bali yung kagandahan ng design nito guys sa L28011 is support na siya up to 52 teeth. 50 to 52 teeth. So yung in order ko na weapon shuriken is 11 to 50 teeth. Bali pang ahon talaga yun guys. Kasi yung current ko ngayon na setup is 11 to 46. So itatry ko yung 11 to 50 paka mas lalakas ako sa ahonan. Okay? So eto na guys, take a closer look sa L2 gear set, L2 8011 shifter. Saka L2 8011 rear derailleur. Bali guys, this is for 1x11 setup kasi naka 1x10 ako ngayon. So parang hindi ko na nai-imagine yung sarili ko na pupunta sa 2x11 or 3x something. So sanay na kasi ako guys sa 1x kasi yung convenience niya guys, ayaw ko nang mawala kasi isang shifting lang, wala ka nang iisipin pa na iba. So guys, once again, ito po ang L2 8011. So make sure guys na nakasubscribe kayo sa channel namin kasi ipapa-install ko to guys sa shop mamaya. Tapos magre-review din ako nito guys. I-review ko yung mga impressions ko nito, yung mga pros and cons at saka iba pa. So once again guys, thank you very much for watching and we'll see you on our next video. Bye!